Oh, di ba? Talagang naroyan yung pagsasanay ni Amang Yahweh. Talagang naroyan yung pamamahala niya. Huwag tayo maghalala. Di ba? Bye ban Diyos? Amen! Narito ba siya? Amen! Nagagalak ba tayo? Amen! Siyempre, naroyan yung kagalakan sa ating puso. Nananahan na ba ang Diyos sa ating mga puso? Amen! Ayan, bago ko po talakayin ang aking ihahayag sa gabing ito, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dahil pinagkatiwalaan ako. Ang dami kong pagkukulang pa, pagkakamali, pagkakasala. Pero sabi ko, Lord, yaman ako man ay pinagkatiwalaan mo. Samahan mo po ako. Ako'y sumasandig sa banal na Espiritu Santo mo. Dahil wala akong magagawa. Makasalanang tao, nilika mo. Pero sa awa at kagandahan loob mo, mapangyayari mo ang lahat sa buhay namin. Ng aking mga kaina. Diba? Amen ba? So magsitayo po muna tayo, mga kapatid. At aking pong babasahin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong patingaw na umaalingaw-ngaw. Upumpiyang na tumataginting, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, anupat na palilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan o pagsunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihan ay dudulo sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagtatang, mapagtiwala, puno ng pag-asa, natityaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang patapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Maraming salamat. Magsiupo na po tayo. Relax na tayo. Bye ban Diyos? Amen. Narito ba siya? Amen. Umiibig na ba tayo? Amen. Talagang talaga? Parang ayaw niyo tumawa. Parang tipid na tipid yung pagtawa ninyo. Ako parang kanina habang nagsasalmo tayo, naiyak ako kasi nananamnam ko eh. Sabi ko nga kanina kay Ate Tess, papunta pa lang kami ng RP kanina. Ate Tess, paalis yung anak ko. Ba't para akong iyak na iyak ngayon? Na lumulo yung mata ko, pulang-pulang. Naiyak nga ako kay Kuya Dante. Pero yun, naisip ka agad, pinaisip sa akin agad ng Holy Spirit. Kailangan mo yun, anak. Kailangan mo. Bakit? Siyempre, bukod sa nililinis tayo sa pagluha na yan, pinupuspos tayo ng kanyang kapangyarihan. Malakas sa prakpak! Amen ba? Amen! Naniniwala ba tayo? Amen! Nananampalataya ba tayo? Amen! Yan naman, talagang talaga. Sabi ko, hala, blessings to. Pero may mga pagsubok man, pero okay lang, pagagaling kayo. Hindi yan, sisipunin na apo ko, kahit ikaw nagpapadidi. O, diba? Kasi naruro na yung aking pag-ibig. O, diba? Natuto na umibig kahit kapaano. Natuto na yung kapatid ninyo, diba? Bye ban Diyos! Amen! Malakas ang pinakpak sa ating Diyos sa buhay. Kaya talaga naman, kapag umiibig tayo, talaga, kapag nasa puso ang Diyos, nananahan dyan, dahil ang ating puso ay sisidlan ng mabubuting bagay,
ay ala nga naman ilalagay dyan, syempre ang Diyos mabuti, di ba po? Napakabait, napakabuti ng Diyos. Kaya may itatanong lang po ako, mga kapatid, kasi tanong din ito ni Lord eh, sinabi lang sa akin Lord, ano ang pag-ibig, mga kapatid? Sino po ang matapang na ginang na tunay na umiibig na? Pagbata. Sister Mary. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagbata. Amen. Amen. Mababang loob. Amen. Amen. Okay, hindi nagsisinungaling. Amen. At tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, kapatid. Malakas sa palakpak sa ating pag-aaral. Diba na ang Diyos ay pag-ibig? Siyempre, siya ang unang umibig sa atin po. Bago tayo natutong umibig, talagang noon pa man, inibig na tayo. Ating Amang Yahweh, ating Diyos, ating Panginoong Hesus Kristo. At nung pagdating ng ating Panginoon sa bagong tipan, kasi sa lumang tipan, parang walang pag-ibig doon eh. Parang ang gusto doon eh, mata sa mata. Gantihan, lahi, ubusan ng lahi, ngipin sa ngipin, parang walang katapusan na gantihan, ubusan ng lakas, ubusan ng lahi, ubusan ng apelyedo, ang angkan. Iba po, parang sinabi nga, pinatawad ko na sila sa salita lang. Forgive lang. Pero walang forget. Di ba po? Pero salamat sa Diyos kasi tayong lahat na tinawag niya, itinakda niya sa huling panahon man. Mapuputi na rin po ang mga buhok natin nung tayo ay tinawag ng Diyos. Eh, kahit papaano, may ginamit ang Diyos na maggabay sa atin. May pastol sa kawan na ito na inilagay ang Diyos. At tayo man lahat ay inilagay niya dito sa kawang ito. Nasama-sama saan man tayo nagmula, iba-iba ang pinagmula natin, pero ito tayo binubuklod dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ni Amang Yahweh. Di ba po? Na doon minsan maiisip mo, mapagninilaya natin, mga kapatid. Oo nga, hindi ko naman siya kakilala. Hindi ko naman kaano-ano. Pero bakit iniibig ko siya? Nasabi nga, pag-ibig daw, alisin yung pag-ibig, sinabi, ibig, gusto. Di ba po? O nung tayo ay nililigawan, maraming maniligaw. Nung ating kabataan pa, nung panahon natin na tayo ay dumalaging ding, dumalaga na rin, pag-ibig natin, parang kaganda-ganda ng ngiti. Pero pag-ayaw, parang kakaiba. Diba po ano? O, naranasan ba natin yon, mga kapatid? Na, kumbaga, ibig mo, katulad nung tayo ay tinawag, nakapag-seminar na tayo, nakapag-dalo na tayo sa seminar, may mga kaloob na regalo sa atin. Eh, nung nagsisimula pa lang tayo, parang hindi tayo mapakali. Parang irritable ang ulo mo kapag hindi ka nakakadalo sa pagtitipon. Parang halos liliparin mo lang, makarating ka lang sa pagtitipon na naroon ang Diyos. Kasi alam natin na naroon ang Diyos, diba? Kasi umiibig na tayo sa Diyos. Diba? Kaya kahit papaano, nakahabol tayo. Nasabihin man, huling panahon man ito na itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ngayon lang tayo nakatugon. Pero mapapalad pa rin tayo. Amen ba? Malakas muli, napalakpak sa ating Diyos ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kailanman, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Mahabang lakbayin, mahabang proseso ang mga pinagdaanan natin. Ako, sa aming buhay, bago ako natuto, umibig sa aking kapwa, napakaraming mga pinagdaanan na lubak, mga bako-bako na daan, at salamat sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, sa awa at habag niya, yung mga bagay na yan kahit papaano napatag na rin at naayos, nagkaroon ng kaayusan.
Di ba po? Dahil kung wala ako sa gawain ito, kung wala tayo dito sa kawan ni Amang Yahweh, ano kayang mga buhay mayroon tayo? Di ba po? Palagi kong tinatanong yan sa sarili ko nung una, na hindi pa ako gaanong umiibig. Sabi ko, Lord, ito pala kung bakit mo ako itinalaga. Ito pala ang mga kadahilanan na ako'y natuto sa maraming bagay, na ito man ang aking ituturo, ipapamana. Dahil mas sigit pa ito sa ginto, sa salapi na aking nasumpungan, na ang pag-ibig mo kapag ito ay nasa amin puso na, at ikaw ang nananahan dyan kailanman, lahat mabubuti ang iisipin mo, lahat mabubuti ang hahangarin mo para sa atin. Diba? Amen! Malakas muli, napalakpak sa atin. At yan, unti-unti kuman na natutunan yan, matagal na panahon man, pero salamat kay Amang Yahweh. Salamat sa ating Diyos sa pinaglilingkuran, dahil patuloy niya na ginagabayan ang aking paglilingkod, ang aking pananampalataya, lalo niyang pinatatatag, pinalalago. Maging ang aking karunungan, kaalaman. Eh, wala naman po akong alam. Paano naman ako magsasalita, kahit mag-moderator, kahit mag-opening. Yung English na rosary, nakalimutan ko na. Yung Tagalog, nakalimutan ko na. Dahil lahat, hanap buhay. Londito, London, London dito, London Brits. Falling down. O diba? Yun naman, nakakaya, pero totoo. Paano naman hindi mo aaminin? Sa katuwaan mo, sa pagpapasalamat mo sa Diyos, na ito pala ang pinakamabuting, pinakatunay na pag-ibig. Dahil ang Diyos ay hindi nauubusan ng pag-ibig. Amen! Nawa tayo rin! Diba? Hindi natin, hindi tayo nawa nauubusan ng pag-ibig. Dahil ang tao talagang nauubusan ng pag-ibig. Yung tunay na pag-ibig, hindi mo masasabi na iniibig mo yung kapwa mo. Iniibig mo ang Diyos kung hindi mo na isa sa pamuhay. Unti-unti man yan, proseso man yan, mahabang pagsasanay man yan, e ano ngayon? Si Lord naman ang nagsasanay sa amin. O, diba? Makapal na ang mukha para sa paglilingkod sa kapwa. Dahil kung ano man ang ginawa natin mabuti sa ating kapwa, ay ginawa natin ito sa Diyos. Amen! Amen ba? Malakas muli! Napalakpas sa Diyos. Pinakamasarap. Ang sabi ko, madalas kong sabihin, kapatid, kung wala ako dito, siguro ko, lupa na rin ako. Dahil doon sa pagtapik sa akin ni Lord, natuto akong umibig. Natuto akong magmahal, magpatawad, umunawa, lumawak ang aking pang-uunawa, lumawak yung aking isip, lumawak yung pag-intindi, mahabang pasensya, kasing haba ng lubid na pangmingwit, mas mahaba pa doon. Dahil yan ang gusto ni Lord po, di ba? Na kailangan mas mahaba pa yung ating pagpapasensya sa ating kapwa. Yung pagpipigil, yung kahinahunan, yung sasabihin mo, mga salita mo na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ay talaga naman nililinis ng Diyos ang ating mga dila, at yan ay nilagyan niya ng kapangyarihan kung bakit nasasabi natin ang mga mabubuting bagay para sa ating kapwa. Pag nakakarinig tayo ng hindi kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos, tayo ang nahihiya at natatakot na. May takot na, may pagkatakot na. Dahil nananalig at nagtitiwala na tayo sa kapangyarihan ng mangyayari. Diba? Na iyon ang pinakamabuti na ating natutunan, na walang kasimbuti, na ang pag-ibig ng Diyos walang hanggang, walang katapusan, walang end. Di ba po? Hanggang sa buhay ng walang hanggang, may pag-ibig siya. Dahil naroon tayo, minamahal niya tayo, kasama niya tayo. Kung dito ay sinasamahan niya tayo, kasama natin siya araw-araw, minuto, higit doon sa kanyang paraiso.
dahil yun din ang mga hangarin natin para sa ating kapwa. Hindi na sa sarili natin. Nililimot natin, nasabi nga ng sharing ng ating kapatid, kahit ako, baliktad na ang damit kong makarating, kahit anuman ang itsura ko, kahit nagkandarapa ka na, para makahabol ka sa gawain dahil nadama mo na at naipapadama mo na rin yung tunay na pag-ibig sa ating kapwa, higit sa Diyos. Malakas muli, napalakta sa ating noon, wala akong pakialam, napakataas ng ere ng kapatid ninyo. Hindi makalabas na medyo kusot ang dami. Hindi makalabas na medyo nakapustura. Hindi makalabas na walang laman ang wallet. Pero sa ngayon, wala akong pakialam. Kahit man ako dyan, nakatsinelas lang, basta ako makarating ito sa gawain ninyo. Amen! Diba? Ay, yun ang tunay na pag-ibig. Nananahan na sa puso namin. Na nararapat lamang na manahan ang Diyos. Dahil yun ang nararapat. Yun ang gusto ni Amang Yahweh. Yun ang mga pangarap niya sa ating lahat. Na minsan tayo talagang napakalambot ang ulo. Di ba po? Pag sinabing kanan, kakaliwa, liliko pa yan. Babalik pa. O, di ba? Eh, yun pala. Kaya nga, sa balintawak, hindi ko natagpuan yan. Sa Uniwide, sa Macro, saan sa sudok ang salibutan ito, hindi ako natuto doon umibig. Dito lang sa pili ng ating Amang makapangyarihan sa lahat. Malakas ulit! Dahil siya nagtuturo, siya nagsasanay. Hayaan mo na sanayin at hasain ang hasain ng ating mga taba ni Lord. Eh bakit? Susuway tayo, na sinasanay tayo, eh para sa ikabubuti ng ating angkan ito, ng ating lahi, ng ating kapwa, ng ating mga kaibigan, mga kapatid. Di ba po? Eh, kung tayo ay pumapalakpak sa artista, bakit hindi natin gamitin ang ating mga kamay na umiibig tayo sa Diyos? Hindi natin siya papurihan upang patuloy na paparangaran at makilala ang kanyang banal na pangalan. Di ba po? Dahil tayo ang magiging daluyan ng pagpapala din po ng ating kapwa. Kailangan natin ang ating kapwa. Sabi nga sa radyo, kapwa, kapag walang kapwa, walang kasiyahan ang buhay. Higit, kapag wala ang Diyos, walang pag-ibig, wala rin kagalakan at kaligayahan. Mas higit sa lahat na yan ang narapat natin na makanta sa ating mga buhay. Di ba po? Amen ba, mga kapatid? Malakas muli! Napatapas sa ating Diyos sa buhay. Na dahil dyan sa pag-ibig niya, di ba? Katulad ni Mama Mary, bugtong na anak ng ating Panginoon, pero saan niya isinilang? Oh, sa isang sabsabal lamang. Naroon nung kasama nila ang mga hayop, pero wala siyang reklamo. Dahil talagang bukod-tangi nga siya eh. Na ina. Tayong mga ina ay na iniibig natin ang ating mga mahal sa buhay. Papayag ba tayo na sasabsaba natin iluluwal yan? O hindi kaya? Pero ang ating mahal na inang Birhing Maria, tingnan mo, kasi bukod-tangi nga siya na umiibig sa ating lahat at nauunawaan niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba po? Sumunod siya sa lahat ng kalooban ng Diyos dahil tunay na umiibig siya at ipinaraya niya pa ang kanyang kaisa-isang anak. Siyempre, kaisa-isa mong anak, masaktan lang yan ng madampian nga lang yan ng lamok. Ayaw natin, di ba po? Maalikabukan lang yung kakanin. Itatapon mo na, ibibigay mo na sa aso kasi papalitan mo dahil ayaw natin. Di ba po? O, hari siya. Ba't siya nagpakababa? Dahil dyan sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay. Yung paglilimot natin sa ating sarili. Nahayaan mo na na ikaw na lang ang magtitiis, maghihirap para lang sa pag-ibig mo sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kapwa. Di ba po? Sa sanlibutan ito. Di ba? Inialay niya po ang kanyang buhay para
matubos tayo sa ating mga kasalanan. Pero, ano pa ang isinusukli natin? Diba? Na, ngayon, na pagnililayan na natin ang mga bagay-bagay na yan. Noon, kahit alam ko na may Diyos, hindi ko masyadong maintindihan, maunawaan ang yan. Salamat dahil may pastor tayo na naggagabay sa atin, na ginamit si Yahweh. At nariyan yung kanyang paggabay ni Ama at ng ating punong lingkod sa atin na kailanman hindi nang hihinawa. Hindi nagsasawa paglingkuran tayo. Di ba po? Na yun din dapat ang tutularan natin. Yung pinagdaanan, yung ginawa ni Kristo dahil siya ang unang umibig sa bawat isa sa atin. Siya ang pag-ibig ng Diyos na inialay niya ang kanyang buhay kahit man siya ay isang hari, pero nagpakababa siya. Nagkatawang tao siya, siyempre nasasaktan din siya. Eh kung matusok ka nga lang ng karayom, eh yung pasok, linahin ka, hagupitin ka, pasanin mo yung krus, napakabiga, nagilang, wala kang kain, puro lang panalangin, pero napagtagumpayan niya ang lahat ng yan. Di ba po? Ganon tayo, kamahal ni Kristo. Ganon tayo niya inibig ng mga kapatid niya. Dahil kailanman, hindi natin ito magagawa kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sa ating puso, na nariyan, nananahan ng Diyos, eh, salamat sa Diyos. Dahil patuloy tayo na tinuturuan ng mga mabubuting bagay para ito ang makita sa ating mga gawa na tayo ay naglilingkod ng may kalakip na pag-ibig. Diba po? Na hindi tayo nagre-reklamo. Ako isa na ako doon, na reklamador. Ako na naman, kapal na mukha mo talaga, nakakaya naman pala talaga. Nakakaya at nakakatakot kay Lord. Pero ngayon na natutunan ko ng mga bagay-bagay niya, walang hindi kailangan gawin pag sumikapan. Mahirap sumunod, mahirap umibig, lalo na doon sa hindi kaibig-ibig. Pero sa ngayon, nagagawa na ba natin yan lahat, mga kapatid? Amen. Siyempre naman. Kasi pinuno na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan natin yan. Kung yan man ay mga lahati na sa puso natin, lalagyan yan ulit ni Lord. Asahan natin, kasi nga ang umiibig, palaging may pag-asa. Hindi tayo nauubusan ng pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo naliligalig na. Hindi tayo nag-aalinlangan na. Ay, kapangyarihan ng Diyos. Marunong ka pa sa Diyos. Diba? Malakas muli, napalakpak sa ating Diyos. At tayo pong lahat ay patuloy na hinuhubo, tinitining, dumadaan man tayo ng mga pinahintulutan na pagsubok sa ating mga buhay. Pinahintulutan lang yan ni Ama. Pero dyan tayo sinusubok kung paano tayo nagiging matatag sa pag-ibig na yan. Papaano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng yan? Kangina, kaya medyo late ako sa misa. Eh kasi, mayroong umaariya. Sabi ko, in Jesus' name. Sabi ko, ako na lahat. Gawin ko na lahat. Kasi, hindi pa pwedeng magalit. Bawal magalit. Diba? Amen ba? Ibigin mo lang. Paglingkuran mo lang. At yun ang dapat. Tiisin lang hanggat kaya mong matitiis. Kahit man tayo minsan, syempre, hindi pa naman tayo perpekto. Pangalan pa lang yung perpekto. Pero, yung ibang bagay na yan, minsan, hindi natin napaglalaban. Minsan, bumibigay din po tayo. Kahit tayo ay lingkod ng Diyos. Pero, ang bilis natin bumawi. Lord, patawad po. Kasi, alam na natin yung tama at mali. Alam na natin yung ikakasama natin. Diba? Palakas muli, napalakpak sa ating Diyos. Alam na natin kung sino ang nararapat makitaan ng mabubuting bagay. Diba po? Na yung mga bagay na yan, minsan, darating talaga. Pahintulutan ni Lord. Minsan, di po na po.
Kaya nga po ito, sabi ko kanina kay Sister Tess, alam niyo Ate Tess, nakapagbihis ako sa kakamadali ko na ng kakamadali. Ito na nadampot ko kasi nung Linggo po, gusto ko talagang makahabol. Ito hinanda ko lang doon. Eh, sa kasamaang palad, eh, alam naman po ninyo, hindi naman po pwede. Kaya sabi sa akin, kapatid, hindi po pwede na iwanan mo lang sila basta. Kasi inisip ko na naman po yun, eh, saan yung pag-ibig ko? Sabi ko, ini-ibig ko nga mga sakop kong ito. Pero naman, iiwanan ko sila. Nahinto na naman ako. Kaya ito ang nagamit ko kanina sa kakamadali ko. Yung dinamit ko kanina doon sa RP, yun din dapat ay idadamit ko dito sa kakamadali ko. Kasi nga, eh, yung aking amo, iba na naman ang pinagawa sa akin bago ako pumunta. Hindi ko pwede na hindi mo susundin yun. Nasaan ang pag-ibig mo? Ginang test. Nakakaya naman, nasa bagong Jerusalem ka na. Nariyan ka na sa piling ni Ama. Ganyan ka pa rin. Makikipag-anuhan ka pa rin. Taasang kilay ka pa rin. Hindi naman. Siyempre, sundin ko. Kahit na medyo late ako, pero alam ko, makakahabol ako. Pagdating ko dyan, takbo na ako kasi traffic. Eh, pero sabi ko, Lord, makakahabulin ako. Salamat sa Diyos. Sa kabutihan niya. Dahil natuto na rin tayo ng kabutihan. Natuto na rin tayo na maging matalino. Kaya, ito tayo, nagkatipon muli sa pangalan ni Aman. Malakas muli, napalakpak tayo. Diba? Napakabuti ng Diyos. At kailanman, hindi niya tayo pinababayaan. Walang hanggang, walang katapusan. Hindi nga masukat yung pag-ibig ng Diyos. Hindi naman kasinlaki ng mundong ito. Sobra-sobra pa dyan. Kaya kung tayo man ay humingi ng pag-ibig, ilubos-lubosin na natin. Di ba po? Para naman may, hindi lang allowance, talagang may bonus pa. Kung may 13 man, may bonus pa. O di ba? Ayaw pa natin yon? O, malakas muli, napalakpak sa ating Diyos. O di ba? Napakasarap. Kasi, palagi tayong minsan, nag-aalala. Lord, medyo kumaliwa. Samahan mo ako pala. Gabayan mo ako at pangunahan. Dahil dyan sa pag-ibig na yan, talaga naman, ay papakita na natin na mahirap, pero aakuin natin. Sige na nga, lalo na noon, ako, naranasan ko na po yun. Magpagamot kung saan, daladala ko yung anak ko, anuman ang itsura ko, nagadala ko yan. Dalawa pa yan, bit-bit ko. Dahil dyan sa pag-ibig na yan. Hindi ko maubos maisip. Ngayon ko lang na pagbinilayan, nakakayanan ko pala. Talagang may Diyos talaga. Talagang may pag-ibig ang Diyos sa amin. Inibig niya talaga kami. Bakit nagawa ko ang mga bagay? Diba po? Dahil kung walang Diyos, paano mo makakayanan yan bilang tao? Diba? Amen ba? Amen. Malakas rin na palakpak sa ating Diyos. Tayo rin na mga ina. Ayaw natin na magkasakit ang ating mga anak. Ayaw natin na magutom. O anak, kumain ka na. O anak, huwag kang ganyan. Ang daming papaalala natin. Tulad din ng pagpapaalala ng Amang Yahweh sa atin. Minsan, yung anak natin, di talagang kailangan. Susubaybayan natin, huhubugin natin. Dahil may pananagutan din po tayo. Kung may pananagutan tayo sa kapwa natin, sa ating Diyos na buhay, ganun din sa ating pamilya. Na tayo ay mga magulang, mga ina nila. Na ayaw din natin na sila man ay maligaw ng landas. Kaya, ngayon, sabi ko sa aking mga sakop, kung marami pa man akong pagkukulang sa inyo, sa ngayon, inuumpisahan ko ng puno. Amen ba? Dahil dyan, sa pag-ibig na yan. Amen! Malakas muli! Laklak-lak. Dahil, natuto na eh. Marami nang natutunan. Anak, huwag kang ganyan. Kanina naman, bago ako pumunta, alam ni Ate Tess yung kung sino. Bakit ma? Bakit ganyan? Sabi ko, anak, hindi. Huwag kang ganyan. Pagdating noon, huwag mo naman pagagalitan, ha? Huwag mo ganyan, ha? Pero noon, hindi ko magawa din. Oy, anak lang kita. O kaya? Ako ang masusunod. Hindi pwede. Hindi pala pa. Pwede ganun.
dahil si Lord nga, hindi tayo ginaganyan eh. Amang Yahweh nga, hindi tayo ginaganyan, di ba? O, kaya kailangan may kahinahuna, may pagtipigil, may pang-uunawa, malawak na pang-uunawa. At doon mo maipapadama ang tunay na pag-ibig sa kanila na, ay, minamahal din pala ng aking na kahit man mapagsabihan mo, maalala pa rin nila. Isa sa puso din nila yung mga sinasabi natin dahil salita ng Diyos yun na ibinabahagi natin sa kanila. Yung itinatanim na natin sa kanilang mga puso ay mabubuting binhi tulad ng itinanim ni Kristo sa ating puso. Amen ba? Malakas muli! Napalakas na. Kaya ako'y talagang sabi ko, siguro ko kung ako ay wala dito, palagi kong sinasabi yan sa mga kapatiran, papaano kaya ang buhay namin? Papaano kaya ako kumilos? Buti kung may buhay pa ako na natutunghayan ko pa sila. Hindi ko siguro ito na ibahagi sa kanila. Na wala na lang ako na parang dula sa mundo ito. Na wala akong na ibahagi na masigit na kayamanan na ito pala ang pinaka mahalaga sa ating buhay. Amen ba? Amen. Palakas muli, napalakas. Asya, kaya mo na siya. Asya, mo na siya. Kaya, bawat isa. Kaya mo na pura siya, asya. Na nagtatanggal. Kaya mo na siya, asya. Ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kaya mo na siya. Kaya ninyong gawin. Kaya na korea haya. Ang lahat ng bagay. Koro korea mano kolea haya. Sapagkat. Koro kia mano chi. Ang Diyos. Kie, she. Ang inyong koro agatay. Koro at kasama. Kia mano korea haya. Kaya wa. Sapagkat. Kasiye mano. Kung nasaan. Ale haya haya. Naroroon. Koro hoye. Ang inyong. Koro korea mano korea. Kiyare kiyare. Lalong lalo na. Shiele kia mano chi. Ang pag-ibig ninyo sa Diyos. Haya raya. Tunay. Kia mano. Na kayong ang lahat. Koro hoye haya. Ay kanya. Erekia, mga anak. Amen. Lakas sa palakpak. Daming salamat sa atin. Diba? Yun ang tunay na mga anak ng Diyos, yung nakakagawa ng mabuti, yung nakakasunod sa kanyang kalooban ng tunay na pagsunod na may katapatan at may kalakip na pag-ibig sa ating mga puso. Amen ba? Amen. Lakas muli na palakpak. Marami tayong pagdadaanan man. Marami mang magaganap sa ating buhay. Eh ano naman, kasama ko naman si Lord. Kasama ko naman si Amang Yahweh. Hindi katulad noon. O ano ngayon? Kaya mo? Kaya ko kaya. Ay, aray ko. Alam na alam yan ni Sister Rosine. Amen ba? O, kayang-kaya ko yan gawin na ginagawa mo. Mayabang, kataas ng Jesus name. Saan kaya nakarating nung lumilipad dun? Di ba? O, ganun katapang, ganun kaastig, katigas. Pero yung matigas na pusong yan talaga sa pamamagitan ng mabuting balita na yan hanggang sa ngayon lumambot at lumambot dyan. Unti-unti na na-pressure cooker yan dyan sa mabuting balita sa kanyang banal na salita. Amen ba? Malakas muli! Ang sarap-sarap pala ka umi. Di ba? Na noon, galing ka ng palengke, galing ka magtinda, habang magluluto ka, habang kung ano pa ang ginagawa mo, daldal ka ng daldal nang hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Hindi yung ginagawa mo para bang walang pag-ibig doon na kasama sa puso mo habang ginagawa mo yung mga bagay na nakabusangot ka pa, naka kung ano-ano ka pa, naka ganyan-ganyan ka pa, ganyan-ganyan. Aray, kadaming hindi alam talaga sa buhay. Di ba? Ganyan ako. Aray ko, sabi ko ba? Maling-mali pala. Nawawaw mali talaga pala ako. Hindi lang wow mali. Maling mali talaga. Amen ba? Wala ka sabi. Napalakas sa ating Diyos. Nandito mo pala ako at sa takdang oras na ito, sa takdang panahon na ito, dito mo ako tuturuan kung paano ako umibig ng tunay. Amen ba?
malakas muli na pulapak sa ating basibuhan. Napakabuti niya. Napakasarap umibig. Na hindi mo man hahanapin. Darating at darating sa iyo. Dahil ang Diyos ang magpapaganap, ang Diyos ang magtatakda, ang Diyos ang magkakaroon ng maraming bagay. Amen ba? Malakas muli na pulapak sa ating basibuhan. Pagdaanin niyo Shoshia, ang nananatili Shoshia, sa pag-ibig ng Diyos Shoshia, ay tunay na kailanman ay hindi maliligaw Shoshia, sa bawat Shoshia, inyong paggawa Shoshia, sa inyong tahan Shoshia, batid ninyo Shoshia, na ito Shoshia, ay hindi ganun kadalang gawin Shoshia, ngunit Shoshia, dito Shoshia, kayo tuturuan ng Diyos Shoshia, kung paano kayo Shoshia, gumawa Koro, ng may pag-ibig sapagkat napakahalaga ng isang tao gumagawa na puno ng pag-ibig ay tunay Koro, na puno rin ng kaligayahan ang kanyang kalooban. Amen! Balakas muli! Diba? Pero minsan ngayon, hindi na madalas. Hindi na madalas ang minsan-minsan, di ba? Kanta yun na kung noon mas marami, sa ngayon, marami nang pinagbago. Kumbaga, minsan, nabubuyo lang. Bugso ng damdamin, bilang tao. Habang nagwawalis, habang nag-ano, minsan, ay, mapapatigil ka. Ay, Lord, upo, Lord, patawad. Kasi, ipinaiisip din sa atin ng Holy Spirit, nananahanan sa ating puso ang Diyos. Kaya, kumbaga, nakokorek na tayo kaagad. Hindi tulad noon, nananatili tayo sa kasalanan na yan. Kung ano-ano na nasasabi mo na masasakit, kung ano na nasasabi mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, sa pakinig ng tao, sa pakinig ng Diyos, hindi lahat ka lugod-lugod. Hindi ka aya-aya yung mga mustra-mustra mo. Di ba po? Kung baga, wala nang ng kilay. Sabi ko, kaya itsura ko noon. Di ba? Naalala ko ka. Siyempre, minsan may oras ka na napagninilayan mo yung mga pinagdaanan natin sa ating buhay. Pero ngayon, na natuto na tayo na ibabalik mo yung mga nagdaan panahon, talagang hiyang-hiya ka at may takot ka talaga sa Diyos. Dahil, ay ganun pala ang aking pag-uugali. Ganun pala ako noon sa lumang buhay ko. Ganun pala ako noon, ako'y naaalipin pa ng kasalanan. Di ba? Ako sabi ko, ay grabe ka pala, Teresita. Ginang Teresita, nakakaya na ginang ka. Oo, di ba? Oo. Ay, pero sa ngayon, malaking pasasalamat natin. Kaya nga tayo umiiyak sa kagalakan. Dahil, nagkakamali man tayo, nagkukulang man tayo, agad-agad natin na naiisip yan. Dahil kasama natin ang Diyos. Palagi natin katuwang ang banal na Espiritu Santo para ang lahat ng yan ay maitapo na natin sa apoy ng impyerno. Maipalinis na natin sa Diyos ang lahat ng yan sa ating katauhan. Maihubad na natin ang lahat ng yan ng mga maskara na yan na hindi naman kaaya-ayang maskara. Di ba po? Na hindi naman kaplastikan na tayo habang humaharap sa Diyos. Habang humaharap tayo sa ating mga kapatiran. Diba? Yun ay totoo na ang ating paggawa. May katotohanan, may katapatan, may pag-ibig. At talaga naman, may sincerity na sa ating puso. Diba? Higit sa Diyos. Kasi matatakot na tayo Nahihiya na tayo. Hindi nung una mga buhay natin, tulad ng mga unang buhay natin, lumang buhay natin, ang wala tayong kinakatakutan. Wala tayong pinanginginihan. Wala tayong kinahihiyaan. Iyon pala ay nararapat na matuto tayo sa mahalagang bagay na ito na pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya man ay unang umibig at tagpahalaga sa atin. O bakit hindi natin magagawa ito? Hingi natin sa tulong ng ating Diyos na buhay
sa ating mga buhay at nawa patuloy natin na maisa pa muna ito. Hindi lamang sa salita, sa gawa, makita sa atin bilang alagad ng Diyos. Malakas muli, napalakpas sa atin. Kaya mo no, Korea mo no, kaya sa inyong narinig, nakapahayagan tungkol sa pag-ibig. Alam niyo ba, napakalaki bagay na taglay ninyo ang pag-ibig, sapagkat ito ang magiging susi ng inyong tagumpay. Ito ang ginamit ng inyong Panginoon Hesu Kristo. Inibig niyang lahat ang makasalanan. Kaya naman, kayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po. Amen! Diba? Na kapag nariyan na sa puso natin ang Diyos, magagawa na natin ang laman niya. Unti-unti man, masusundan na natin yung ginawa ni Lord. Diba? Amen ba? Amen. Na mahirap man, pero magiging magaan ang laman niya. Magiging madali ang laman niya. Walang imposible sa Diyos. May imposible ba sa Kanya? Wala. Kayang-kaya niya. Baguhin ang ating puso, ang ating isip, ang ating mga ginagawa. Lahat yan, itutuwid niya. Lahat yan, isasaayos niya. Lahat yan, unti-unti niyang pagkakalooban ng mga bagay na maibabahagi natin, na lahat yan magiging mabuti. Hindi na natin iisipin yung kamalian ng ating kapatid, yung kakulangan niya, yung mga pagpupuno, tayo na. Dahil tayo ang pinuno na ng Diyos. Hindi na natin nahanapan ang ating mga kapwa, ang ating mga kapatid. O bakit? Ito lang ang kaya mo. O, diba? Hindi na tayo magtatanong ng mga ganyang bagay. Dahil kusa na natin na nauunawaan. Kusa na natin na iintindihan yung kanyang kahinaan. Amen ba? Amen. O, hindi na tayo maghahanap na, ay bakit ganyan ito, kapatid kong ito, ganyan itong anak kong ito. Kahit na ano kasama niya, maiibig na natin siya. Dahil wala nang hadlang, malinis na, nilinis na ni Lord. Nakaputing damit na nga tayo, ikinasal na nga tayo kay Amang Yahweh. Papaano na hindi natin ito maigagawa, maisasagawa, maisasapamuhay. Dahil pinangahawakan natin ang kanyang pangako. Kung tayo man ay nangako, nanumpa sa kanya, nakipagkubinante sa kanya, hindi lamang doon, mga kapatid, kundi tunay na umiibig na tayo, hindi lamang sa Diyos. At yung mga ginagawa natin yan, makikita ng ibang kapwa natin na tayo nga ay tunay na mga anak ni Amang Yahweh. Malakas muli na palakpasan. Kaya siguro kong naman, mga kapatid, kahit man habang panahon tayo magkakasama, hindi tayo magsasawaan. Sabihin man nila na tayo-tayo na lang nagpapalitan ng mukha, eh ano na yun? Maganda kaya ang mga mukha na. Diba? Kung gusto mo, yung mukha ni Sister Mel, ni Sister Trini, ni Sister Poring, ni Sister Tess, akin din mukha. O diba? Beauty. Diba? Oh, dahil lahat tayo umiibig. Oh, masaya, maligaya. Kahit may mga pinahintulutan na mga kung ano-anong problema, suliranin sa buhay. Nakakangiti pa tayo. Dahil talagang tunay na umiibig tayo. Diba, Sister Connie? Oh, tamo ang ating kapatid. Eh, syempre, anuman ang pinagdaanan niya, kita mo, andito pa rin. Beauty pa rin. Tunay na umiibig kay Amang. Amen ba? Amen! At sasabihin natin na tayo ay umiibig, talagang nagsusumikap na tayo na makatahak sa paghahakbang o sa paglalakad pagtungo sa kabanalan.
Di ba? Sinasanay na tayo ng Diyos na yung mga ginagawa natin ay may kabanalan. Amen ba? At sasabihin mo na iniibig mo ang Diyos. Yan ay tunay na palaging nananahan sa puso natin. Kaya, makikita yan, hindi sa ating mga sinasabi na. Amen ba? At yun ang isang mga tagubilin ng Diyos na kung kayo man ay tunay na umiibig sa akin, eh, yung mga ginagawa nyo ay punong-puno ng kagalakan at may kalakip na pag-ibig. Hindi ka nakabusangot, hindi ka nakataas kilay, hindi ka nakasimangot, hindi ka nagmamakturo. Dahil yan ang tunay na umiibig sa Diyos. Amen ba, mga kapatid? Maraming salamat, Ama. Maraming salamat.